Morning mga bro. Yeah, kahapon dumating na yung OCR natin. Ano pa lang siya? Copy pa lang. So sinend lang sa akin ng Honda daw Guanson yung copy. Wala pa yung original. Binigyan lang nila ako ng copy, tapos pinaprint ko para may magamit akong OCR. Registered na si ADV natin. So ngayon, punta naman ako ng Mabalacat kila Quiz Andy Custom. So siya yung napagtanong ako na nagagawa sila ng temporary plate number. Pwede yung plate number, pwede yung MB file. So magkakaiba ng presyo, madaming klase eh. O, doon tayo sa pinakamura, pero check natin yung anong maganda, no? Check na lang natin. Medyo gloomy yung panahon ngayon, no? Parang madilim. So, sana tayo buti na ulan. Hassle naman, pag maulan na agad si ADV. Hindi naman siguro ulan yan, parang pasikat na yung araw eh. Maaga pa kasi, alas 8 pa lang. 8:13 AM. Ang tinakbo na pala ni ADV 226. Mga kalahati na, no? Bago tayo magpa-change oil. Change oil natin to ng 500 kilometers. Ano, 226 pa lang. Siguro mag-ride kami ni OBR na malayo-layo. Para yun na rin yung break-in. Break-in na namin. Ayan, may papel na eh. Tsaka ayan, ngayon papagawa nga tayo ng temporary plate number. So kung meron kang option yan na bawa plate number yung gusto mong ipagawa, pero kailangan meron kang authorization letter galing sa CASA. Parang re-request nila yan sa LTO eh. So pag meron ka ng authorization letter, pwedeng plaka yung ipagawa mo. Plate number. Grabe naman to, kaya magbigay. Wala kayo sa buhay nyo. Ano nga, balik tayo. Pwedeng plaka yung ipagawa nyo as temporary plate number. Yung plate number mismo. Kasi yung sa akin meron na eh. Sa OCR, may plate number. Hindi lang MV file. May plate number na. Pero wala bang plate number, syempre. Parang mas yun yung last na nire-release ng LTO eh. Yung plate number. So, anong nangyari sa akin nun kay Click dati? Noong dumating yung original na OCR ko, nung una ano din kasi eh, kaka-copy lang muna, PDF file. Pinaprint ko lang din. Tapos nung dumating na yung original ko na OCR, meron siyang kasamang authorization letter na nag-authorize sa'yo na pwede kang gumamit ng virtual plate or yung temporary plate number nga na plate number ang ilalagay mo. Pero meron siyang validity. Hindi ko maalala kung 30 days or 60 days ang validity niya. So yun lang, kapag kung mga ba, hindi pa dumating yung plaka mo galing LTO, yung mismong plaka mo. So parang hindi na valid na kung magpagawa ka ng plate number ang ilalagay. Pwede yun, magpaparin nyo mo ulit yung ano, hingi ka ulit ng authorization letter sa CASA, sila hingi sa LTO nun eh. Pero hindi ko lang kung ikaw pwede kang humingi sa LTO mismo since sa kanila manggagaling yung plaka talaga eh, yung plaka mo na plaka talaga, hindi na temporary plate number, no? Malapit tayo sa Clark Gate. Pakita ako sa inyo syempre yung papagawaan natin na temporary plate. MB file lang yung papagawaan natin. Atin natin kung ano yung mas okay. Yung meron tig 250, may tig 300, meron tag 350. So check na lang natin kung anong magugustuhan ko. Tapos mga 30 minutes lang daw yon, tapos na. So makukuha din kagad natin. Tapos daan tayong Guanson. Kung pag maalas 9 na, alas 9 open yun eh. May papacheck lang ako dito kay ADB. May nakikita akong leak, konting leak dun sa water pump eh. Pacheck ko lang. I-confirm ko lang sa kanila kung normal lang. So may mga nabasa na rin naman ako eh online na minsan daw nagmo-moist yung sa whip hole. Parang na lang natin doon sa Guanso, no? Yeah, balik ako kayo pag meron doon tayo kala ako is Andy Customs. Nagpas ako. Na-blind spot ako nung ano. Mga jeep. Ito yun eh. Aligo na tayo dito. Ah, may gantong to. Nagkamali ako. Lagpas. Nasabay tayo. Ay, sa kanto. Yan, dito. Barangay San Francisco pala ito. Ito, yung kay Kuis Andy Custom. Ito. Yan. Papagawa lang ako ng temporary plate. Ikaw ba yung kausap ko sa Facebook?
Yan, dito tayo kay Quiz Andy Costo. Ito yung ano natin, temporary plate. Ito, parang metal plate eh, ganito. Yan, ganyan siya. Ay, ito pala. Ah. Ay, sige, salamat. Yan. Sige. Ah, may sticker tayo. Ayan yung ano natin. Temporary plate. Metal plate siya, tapos ganda yung design. At dikit, 350. Ito yung mga ano nila, oh. Services offered. Decals talaga na madami. Ah, tara na, lakad tayo. Yeah. Bro, na ako bro, salamat. Okay. Punta naman tayo ng Guanzon, tapos pa-check out tapos doon natin ikabit, no? Doon lang natin ikabit sa Guanzon. Ang ating temporary plate. So, 350 pesos ang presyo niya. Lagi ko yung link nila sa ano, description, yung Facebook nila. Para kung gusto nyo magpa-decals or magpagawa ng temporary plate number, pwede doon sa kanila, kala ko isa hindi. Parang sila na yung ano dito eh. Pinaka trusted na quality yung gawa sa mga nakita ko. Nag research lang din kasi ako, ngayon ko lang din alaman yun yung ano nila, custom shop nila ng decals. Yung ganda rin ng quality nung ano, plate number. Ayun, napili ko nga yung metal plate siya eh. Metal plate, tapos nakadikit yung sticker ng MB file. So, halimbawa, gusto nyo na papalitan ng plate number mismo, tatanggalin lang yung sticker, pwedeng ipagawa ulit sa kanila. O, syempre, siguro, mas mura na yung babayaran nyo na, ano. 350 yun, eh. Ha, sabak na si ADB sa traffic, no? Medyo traffic dito, eh. Wala akong problema sa kasingit to. Madali naman siyang dalahin, eh. Ay, medyo nagagamay ko na rin si ADB. Actually, kagabi na ilabas na namin to sa ADB. Nag-dinner kami kagabi ni OBR, tapos nag-loop kami. Kaya ngayon, matesting natin sa traffic sa ADB. So, walang ano eh, no? Walang sobrang singitan eh. No? Banda dun siguro, bago dumating ng Guanzon, sa may stoplight. Makasingit-singit tayo ito. Try natin. Madali siya isingit. No, try natin isingit. Malaki si ADB. Ayan, di basta-basta kakasya. Di kasya. Mas malapad. Ay, sa kabila pa. Kanan na lang tayo sumingit. Ito yung kala Mike eh. Ito yung si Mike. Pinagpagawa ko dati na ano, custom seat. Mike! Di mo na ako kilala? Di mo na ako nakilala? Big time ka na ngayon? Hindi. Kamusta? Andun pa rin? Oo. Ay, si Mike, siya yung gumagawa nung upuan ko dati kay Beat, no? Nagawa ka ulit? Ah, yun, mga bago niyang gawa. Diretso na akong guha. Nagpagawa ko ng ano, temporary plate dito kay Kuy Sandy. Eh, okay na. Pupunta ngayon kayo ng Guanzon. Bago na naman kasi yung FB ko eh. Nalalaki. Ano, wala na? Oh. Add mo na lang ulit ako. Kaya pala hindi kita mahanap eh. Pa rin dati? Oo, oh, Ian Kapitan. Hmm. Kaya pala, una na ako. Oo, oh, sige. Oo. Sige. Merry Christmas. Yeah, makasingit na tayo. Traffic na, oh. Traffic dito eh, rush hour ngayon eh. Anong oras pa? Alas 9. Saktong rush hour. Nakapanibago lang sa una, pero pag gamay nyo na yung lapad ni ADB, madali lang siya isingit. Ayan o, taray lang sa preno. Control lang sa preno. Drag lang ang rear brake. Madali mo control.
And si Mike, siya yung gumawa nung custom seat ko nung kay Honda Beat. O, customize siya. Parang ginagawa ko para camelback na style eh. Ngayon, gamit ko pa rin. Okay pa rin. Yung nga lang, parang may mga kalmot na ng pusa. Hindi ko na napaayos kasi wala ng time eh. Eh, doon ko pinagawa yung kay Mike. May vlog ako noon, ang tagal na, parang 3 years ago pa yata yung vlog ko na yon. Custom seat, camelback, custom camelback seat. Morning, bro! Ito yung kasama pala ng ADB. Nandito, ito ilalagay. Para hindi ma-damage to. Nakabit ko na lang yan, may dala na akong nut and bolts. Ito, kung walin yung abot, yan ilalagay ko. Lock nut to, itong kabila. Tapos lagyan ko ng washer sa likod. Ayun, kabit ko na lang, madali lang naman yan, basic lang. Shoutout to Pelbo to. Oh boy, alabas sa YouTube mo yan siya? Oo, oh, sige, biyernes siguro. Check nyo na lang sa YouTube. Pag, oh. Tapos pag balik ko dito, mag-iiwan ako ng key holder, kunin nyo na lang. Okay. Mm. Okay. Ah, ito hindi natin kinabit to. Kasi parang hindi siya maigpitan eh. Kailangan pa yata ang bawasan at abasin. Pero okay na, nakabit ko na yung temporary plate. Nasibat na tayo. Sige, ito na ako bro. Oh, salamat ha. Oh. Sige. Hmm. Okay, ikot tayo pa kabila. Parang diyan guys, the light. Hindi na ulit tayo dumaan sa may Mabalakat Gate sa may Clark. Ikot na lang tayo. Traffic na, no? Doon, green. Go, 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 go! Para matesting natin si ADB sa traffic, no? Pero konti lang naman traffic dito. Hindi naman sobrang traffic. Pero definitely madali siya isingit. Nainibago ko lang sa una, pero pag gamay mo na nga yung lapad niya, okay na. Ano, okay na rin yung temporary plate natin, nakabit ko na. Siguro palitan ko na lang nung washer. Hindi kasi stainless yung washer ko eh. Pagka ano, bilang ko na lang. Para maganda yung ipit niya. Para hindi rin madadamage yung temporary plate mismo. Bilhin natin ang stainless washer. Tapos yun, hindi ko na nga ginamit yung isa. Hindi maigpitan eh, masyadong mahaba eh. Masyado siya mahaba kaya mamigpit. Dati lang gala, pwede yung tatabasin mo. Ipa-file mo. Ikikilin mo para pumiksi siya. Pero yun nga, washer na lang ilalagay ko. Para mas madali. Singit-singit tayo. Dahil ilan niya isingit na. Legal na tayo ngayon. May registro na. Meron pang temporary plate. Ready na sa long ride ah. MDL na lang pala, no? MDL tsaka busina pa. Siguro kung maglo-long ride kami ni OBR, ano na lang muna. Breakfast ride, oh. Hindi kami magpapagabi masyado. Kasi nga wala pa tayong MDL eh. Para hindi na mahirapan, no? Kasi kung kagabi nag-loop kami, medyo nahirapan ako. Hindi naman sobra. Pagka nandun sa mga part dito na iniikutan namin na walang street lights, medyo nahirapan ako. Tapos wala akong sinusundan. Dilim talaga, mahirap. Maganda talaga, may MDL pagka mga ganun na aabutin ka ng gabi. Mag-install tayo na ng MDL. Bala ko yung kay JC, JC M1 na MDL yun, tested ko na yun eh. Yun yung naka-install kay Click, bigay ni JC, JC LED. Kung gusto yung magpa-wiring ng mga MDL, message nyo si JC, taga Manila yun eh. Medyo matatraffic tayo dito, matraffic dito eh. Pwede tayo maikot kasi ka against the light eh. Pag doon ako dumaan eh, hindi ako makapag vlog ng maganda.
lumiwanag na, no, di ba, kanina ang ano, gloomy. Pagal sumikat araw dito sa amin, eh, no. Baka ngayon lang, yung gantong panahon. Discuss na rin pala natin yung kanina na napag-usapan namin doon. Regarding sa may water pump nito, ni ADV. Kaya konting leak nung chineko dun eh, nung pagdating ko dun. Wala. Kasi kanina, bago ko umulis, pinunasan ko. But after ko ng biyaya, nung pagtigil ko dun, chineko yung may leak. Wala naman. Tapos yung tinanong ko kay Richard, o si Richard ano yun dun, para si mechanic din siya dun. Sabi niya sa akin, ano daw yun, normal daw. Kaya nga, yung kagaya ng mga nabasa ko, meron nga silang memo dun. Sa whip hole, parang nagmo-moist siya kapag, halimbawa, after mong bumiyahe. Siyempre, lumalamig yung makina, parang init lamig. Kakaroon siya ng konting moisture. So, galing yun dun sa whip hole. So, hindi yun leak sa gilid or somewhere. Galing talaga siya dun sa whip hole mismo. Yung click ko kasi, yung ano noon, water pump ng click, walang whip hole yun eh. Not unlike sa mga 160, merong whip hole yung water pump niya. So doon ang gagaling yung moisture ng coolant. So normal lang daw, ang importante daw, dapat kapag kumaandar yung motor, hindi siya tumutulo ng dere-derecho. So pag ganun, kailangan nilang ano yun, either palitan or i-warranty siguro, kung ano man nagagawin nila. Pagka yung dere-derecho yung tulo. At syempre, pagka lumabas yung overheat din na icon dito sa panel, meron yan eh. Pagka nag-overheat, may lumalabas dyan na pula. Yung pagka ganun, dadaling ko na doon pagka ganun nangyari. Pero yung mga nakausap ko nga din, na ano, wala man doon problema yung ganun. Si Dudes, scooter motor vlog, ganun yung nangyari din sa kanya eh. Nagmo-moist yung ano niya sa may water pump niya, nagmo-moist. Wala naman daw naging problema, binyahe na yan ang ano, endurance eh. Parang isinabak niya ng endurance. Okay naman, hindi naman nag-overheat yung motor niya. So siguro observe ko na lang kung magkakaroon siya ng leak na dire-diretso. So far wala naman, yun lang ano lang siya talaga. Kapag pinatay mo yung motor, pag galing kang biyahe, yun lang. Tapos lumambig siya, saka lang siya lumalabas. Saka lang siya nagkakaroon ng moisture. So init at lamig yung pagbabago ng temperature. Kaya siya nagkakaroon ng moisture. Siyempre, absorb na lang din natin, ah, para sigurado. Dali lang naman silipin yung water pump eh. Yuyuko ka lang. Silipin mo na siya sa ilalim. Makikita mo na siya. Maligo naman tayo dito. Ito na yung mabalakat gate. Ang haba ng pila. Ang init. So, yung sa plaka naman, kagaya ng na-discuss ko kanina. So, pwedeng plate number ang ilagay nyo. Kung meron na sa ORCR. Basta meron kayo ng authorization letter nga. Tapos yung authorization letter is valid lang siya for 30 or 60 days. Nakalimutan ko lang eh, hindi ko na maalala eh. Itapong ko na yung ano ko, authorization letter ko kayo nung kay click eh. Woo! Sarap ang ginhawa. Ayun, nasa sa inyo na yun kung anong gusto nyo ipagawa. Kung temporary na plate number mismo or temporary na MB file. Isaan nyo, ano na lang, MB file na lang para pag ano, wala nang renew ng authorization, no? So sana lang mabilis na dumating yung ano natin, yung plaka natin. Siyempre, yung original RCR muna yung mauna. Siguro mga ilang buwan, darating na rin siguro yung plaka. Kung ba, process agad ng LTO. Yung kay click nun, parang ano eh, parang 3 months lang may ano na, may plaka na ako. O, parang 3 months after ko siya mabili. Yung kay bit yung matagal, parang taon. Taon yung bago dumating. 2018 yun eh. Kay click ay 2020, 2021. Ito kasi yung sa ADB, ano to eh, 2023. So expect natin around mga ano, March siguro. Ano. Sana, nabas na yung plaka. Ay, medyo matagal-tagal naman para magamit naman natin itong pinagawa nating temporary MB file. Ayun, hindi ko lang sigurado. Yung kapag nag-renew ako. Itong renewal ko pala ng sa accord based sa plaka.
sa last digit ng ano ko, plaka ko. 3. So March siya. So March kailangan ko nang magpa-renew ng registro. So ang bali ang mangyayari niyan, additional lang siya. Kasi nga kakaregistro lang niya nitong December. December 5 yata o 12 ba? Ah, basta December ang registro nito. So kailangan ko na siyang i-renew ng March. So ang mangyayari is additional. So hindi ko alam ngayon kung i-honor nila yung nakalagay sa registro ko na plate number na kahit MB file pa lang yung gamit ko. Para naman yung sa insurance, kasi sa insurance sa Cebuana, doon ako nakakuha eh. Kasi may plaka na yung dalawa kong motor. Parang 300 lang yung insurance doon. Kasi kapag MB file pa lang, hindi ka pwedeng gumawa sa Cebuana, hindi nila ino-honor. So yun, siguro alamin ko na lang sa March kapag mag-re-renew na ako ng extension or mag-extension ako ng registro ni Kli ADB. Ayun, yun lang naman. Yun lang ang kailangan nyo alamin sa regarding dyan sa pag may RCR na kaya tapos wala pang plaka, yung temporary plate. O ito nga siguro tapusin yung vlog, no? Pauwi na ako nito. Dito lang tayo dumaan para hindi nga against the light. Para maganda-ganda. Yeah, abangan nyo na lang yung long ride namin ni OBR. Ay nga pala, may ang next nating i-upload yung skid plate pala. Yun, naikabit ko na eh. Tapos after yung skid plate, yan, ito, nagkabit ako nito. Panel protector na AdPro. Yeah, maganda siya, self-healing. So kahit ano, may gasgas siya, magasgasan, mag-heal siya ng kusa ng sarili niya. Tapos babalik yung dati niyang kintab na parang walang gasgas. So yung dalawang next vlog natin, skid plate, yung nasa ilalim, engine guard. Tapos yan, AdPro na panel gauge protector. Yan yung next vlog natin, abangan nyo na lang. Ito na tapusin yung vlog. So, alright mga bro, ride safe.